Marami na nga naglalabas na balita tungkol dito kay Coach Yeng Yao. Well, napaka-smart nga at napakatalino nga daw dahil nga sa nangyari kay Kyren Chongson. Well, balibalita nga sa social media na si Kyren Chongson nga daw ay ititrade sa ibang koponan. Well, kapanapanabig nga yan, di ba mga pare ko, dahil nga may mga lumalabas na balita sa Meralco Bulls nga daw balak ito ilagay dahil ayaw niya nga daw ilagay sa Barangay Ginebra. Well, sumusobra na yata ang Barangay Ginebra dahil sobrang lalakas na ng mga player at halos lahat nga Filipino-American. Well, alam naman natin na si Coach Tim Con ay gagawa pa rin ng paraan yan para makakuha ng mga panibagong player na katulad ni Rudy Hatfield. Well, si Kyren Chongson nga ay isa sa mga matitikas at magaling magdala ng bola pagdating sa loob. Well, kayo, ano ang inyong masasabi dito? Saan kayang posibleng mapunta ito si Kyren Chongson? Sa Barangay Ginebra o sa Meralco Bulls? At isa pa nga, mga parkoy, may mga nagsasabi nga na gusto nga daw ni Coach Tim Con mga Phil-Am dahil nga madaling makaintindi ng English. Well, alam na natin yan dati pa dahil hindi na nakakapagtaka dahil si Coach Tim Con nga ay isa sa pinakamagaling na mag-isip na coach sa PBA. Kaya nga siguro gusto niya rin makuha itong si Kyren Chongson. Well, si Chongson nga ay nasa draft number 7 nga, pero ang kinuha ng Barangay Ginebra number 3 dahil kakailanganin nga ni Coach Tim itong si RJ Abarrientos dahil nga kulang nga sila sa point guard at syempre kakailanganin din niya ang galawan nitong ni Kyren Chongson. Well, kayo na ang bahala kung ano nga ba talaga ang mangyayari dito kay Chongson dahil nga may mga lumalabas ding mga balita nagkakaroon yata ng attitude. At syempre, hindi na natin maaalis yan dahil maraming mga bansa o mga liga dyan sa labas na gustong kunin itong si Chongson. Syempre, nandyan na rin ang Japan B-League, Korea, Taiwan at marami pang iba. Dahil alam naman natin na isa sa mga matitinding naglalaro nga ito sa bansa natin. Well, kayo na ang humusga at magkomento lang kayo. Siyempre mga pare ko, hindi ko inaalis ang posibilidad na malipat din ito sa Meralco o sa Barangay Ginebra dahil humihingi nga ito ng maximum. Well, alam na kung ano ang aking ibig sabihin. Well, kasi siyempre, nasa edad na 32 na rin to, kaya siguro tinutodo niya na rin ang paghingi ng ganong kalaki. Well, kayo, ano sa palagay nyo? Well, dumako naman tayo dito kay Hotman. May naglabas ng balita nga na humingi nga daw ito kay Coach Tim Cone na parang maglaro siya na katulad din daw ng sa Terra Firma Chip dahil alam naman natin na si Coach Tim Cone talagang nag-iisip yan at hindi basta-basta ibibigay dito kay Holt ang mga ganyan tipong 30 minutes na maglaro sa loob dahil alam naman natin na si Coach Tim gagawa yan ng mga play na hindi nating inaasahan. Well, alam naman natin ang sistema ni Coach Tim triangle offense at syempre dyan niya gagamitin ito si Stephen Holt. And this is Tondo Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.